Silipin naman natin ang pagsalubong sa 2021 sa iba pang panig ng Metro Manila. Pagsapit ng hating gabi, nagliwanag ang kalangitan ng Intramuros, Maynila kasabay ng pagpapalit ng taon. Meron ding drone show para batiin ang mga Manilenyo ng Happy New Year at Welcome 2021. Napabilib ang mga nag-abang sa Intramuros at sa Bonifacio Shrine. Surprise po kami doon. Okay na po sabi, satisfied kami doon. Habang nakatingin sa makulay at maliwanag na kalangitan, iisa ang hiling ng karamihan. Sana po mawala na po yung pandemya para lahat po ng mga tao mabuhay po ulit ng normal. Dito naman sa Barangay 525 sa Sampaloc, Maynila, may nakasetup na sound system sa tapat ng bahay with matching DJ pa. Maligong bagong taon sa lahat! I love you all! Matapos na itong pandemya na to! Happy New Year! Todo sayaw ang mga residente. Nagkaroon pa ng dance showdown sa pagitan ng isang lola at isang lalaki. Pagalingan ang pagiling. Pero ang ending, napaatras na lang si lola. Hindi na kinaya ang dance moves ni kuya. Meron din silang party games. Pero kahit nagkakasiyahan, lahat naman ay nakasuot ng face mask at may physical distancing. Pero mas maraming kalsada sa Maynila ang tahimik. May ilang tao sa labas pero walang ganap. Karamihan, sa bahay na lang sinalubong ang bagong taon. Sa ngayon po, mas maano po ngayon kasi mas medyo tahimik po siya dahil walang paputok. Dito lang po kami sa loob. Dahil po, siyempre, gawa ng nag-iingat din po para sa mga bata dahil ang dami ko po kasi mga anak. Pero may ilan pa rin talagang nagpaputok kahit mahigpit na ipinagbabawal. Yung mga pagpapaputok kasi sa kalsada, pag dumarating ang pulis, nawawala na sila, tumatakbo. So, ang nagiging problema namin ay yung mga taong nagpapaputok o nagpapailaw sa ibabaw ng mga high-rise building. So, very difficult for us na makapenetrate sa taas ng building. Kaya siguro, ang isang gagawin naming assessment ay makausap ang mga building management na ito tungkol sa mga residente. Ayon sa Manila Police District, sa kabuuan, mas tahimik ang pagdiriwang ng bagong taon ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi rin ibig sabihin na mas malungkot dahil sa kabila ng lahat, gumawa pa rin ang paraan ang mga Pilipino para masayang salubungin ang 2021. Darlene Kai, GMA News.